Sumainyo inyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, "Nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya." Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. In ang buong Jerusalem. Niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan pinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, ganito ang sinulat ng propeta, "At ikaw, Bethlehem, sa lupain nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na magmamahala sa aking bayang Israel." Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas, at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilina ng ganito, "Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya." At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat na kinaroroonan ng bata. Gayun na lamang lak ng mga pantas ng ala. Ang si Maria. Mapit sila at binuksan at inihandog sa kanya lang itong mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi sa inyong lahat. Nakatanggap ba kayo ng regalo nung nakaraang Pasko? Sa tingin ko naman, majority sa atin dito, maski pa paano nakatanggap ng regalo. Kung hindi man, siguro ikaw ang nagbigay ng regalo. Ngayon ay ang dakilang kapistahan ng Epipanya o ang pagpapakita ng Panginoon. May mga ilang bansa, ang tinatawag nila dito ay Second Christmas. Lalo na ang mga sa Eastern religion, katulad ng mga Orthodox, ang kanilang kapaskuhan ay sa araw ng Epipanya.
Naalala ko pa nung ako'y nadistino sa Laguna, may mga ilang towns sa Laguna, katulad ng Mahayhay, Nagkarlan. Pagating ng araw ng Three Kings, doon talaga nagalabasan ang mga bata. Nakabihi sila, may mga regalo, nangangaruling. Yun ang kanilang Pasko. At totoo nga, dito kasi nila ginagawa ang pagibigayan ng mga regalo bilang pag-aalala sa paghahandog ng regalo ng mga pantas sa sanggol na Jesus. Kaya kung tutuusin, hindi pa tapos ang Pasko. Pwede pa tayong magbigayan ng regalo. Pwede pa akong tumanggap ng regalo. Pilit eh, no? At para sa ating mga Katoliko, ito ang huling linggo ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Kaya nga't hindi pa rin natatapos ang pagibigayan ng regalo o aginaldo. Ako, pag may nagbibigay sa akin regalo, gusto ko, inihintay ko ang Kapaskuhan bago ko buksan. Kaya iniiwan ko sa Christmas tree. Kasi gustong-gusto ko yung element of surprise. Kaya pagating ng alas 12 ng Noche Buena, doon ako nagbubukas. Pero dahil dito sa simbahan natin, meron tayong Midnight Mass. So sabi ko, pagkatapos ng Midnight Mass, doon ako magbubukas ng regalo. Kaso, pagkatapos ng Midnight Mass, talagang baksak na ako sa antok. Kaya nagbukas ako ng regalo, midnight ng New Year. Nakwento sa akin ng isang pare sa Pilipinas. First time daw siya nakatanggap ng magandang regalo sa isang parishioner, yung pang lagi niyang kaalitan. Sabi niya, aba, mukhang nagbagong buhay na itong parishioner ko. Kasi ang ganda ng balot. So, nagkaroon siya ng surprise. Sabi niya, ano kaya ito? Pagbukas niya, talagang na-surprise siya. Kasi ang laman ng box ay isang dosenang good morning towel. Alam niyo yung good morning towel sa Pilipinas? Yung tuwalyang manipis na tuwalya ng mga jeepney driver. Yun ang binigay sa kanya, isang dosenang gunon. At may nakalagay pang note, Father, habang nag-imisa kayo, lumalabas ang mantika sa mukha ninyo. Magpunas kayo nito. So lalong napabigat ang kanyang galit sa parishioner niya. Ngunit kahit ano pa man, gusto pa rin natin ang nasusupresa tayo sa ating ginagawa at ito ay walang pinipiling katayuan sa buhay. May kwento nga, isang tatay na nag-aagaw buhay na. So, pumaligid sa kanya ang kanyang mga anak at tinanong yung kanilang ama. Sabi, Itay, ano po ang gusto niyong gawin namin sa inyo pag kayo namatay na? Gusto niyo bang ilibing namin kayo? O gusto niyong ipakremate kayo? At sumagot daw yung kanilang matandang tatay, sabi, bahala na kayo mga anak, isurprise na lang ako. Ang lupit, di ba? Ang lupit. Mamamatay na lang, gusto pa ng surprise. Pero ganoon nga ang ginagawa natin sa mga regalo. Kailangan balutan natin ng wrapper. At yung laman sa loob ng wrapper na yon, wala tayong kaalam-alam. Pero siyempre, kung ikaw ay magbibigay ng mamahaling regalo, hindi ka bibili ng wrapper na pipitsugin. Gusto mo, maganda rin. Pero pwede na mangyari, maganda yung wrapper mo, pero tsupipay yung loob ng laman. Kaya kayong pagbukas mo, surprise. Ikaw na mag-decide. Ito ay maganda, gagamitin ko ito. Ito, may gift receipt, babalik to sa store. No? Ito, walang gift receipt, recycle.
Pero, ano ba purpose ng wrapper? Ang purpose ng wrapper ay para balutin yung regalo. Pero sa oras, sa araw ng pagbubukas ng regalo, itong binili mong mamahaling wrapper, pupunitin lamang at itatapon. Bumili ka ng mamahalin para punitin at itapon. Iyon ang kanyang purpose. Kaya hindi tayo manghihinayang kung balutin mo na maganda ang isang regalo. Ito ang tinatawag the mystery of incarnation. Sapagkat nung Kapaskuhan, ang Diyos ay nagbigay ng regalo sa atin. Siya ang may birthday, pero siya ang nagbigay ng regalo. Pero yung regalo niya, hindi nakabalot sa isang magandang wrapper, kundi sa isang lampid lamang, sa isang mumurahing tela. Pero sa kabila ng mumurahing telang yon, nandoon nakabalot ang isang napakahalaga at napakagandang kayamanan, ang kanyang anak. So, minsan rin tayong sinupresa ng Diyos. Mahigit 2,000 taon na ang nakaraan nang supresahan niya tayo sa pagsusugo ng kanyang bugtong na anak. Kaya nga sinabi ni San Juan, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Masyado niyang mahal tayo na yung kaisa-isahan niyang anak, ibinigay niya pa sa atin bilang handog. Isa itong napakalaking sorpresa, sapagkat sino mag-aakalang ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan upang muling itali ang napatid na relasyon ng tao at ng Diyos. So, sa mga tuwid, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay naging Diyos. Ang salita na Diyos ay nagkatawang tao. Mahirap maunawaan, pero ito ang katotohanan. Bibigyan ko yung napaka-simple explanation. Okay? Meron kang alagang baboy. Best friend mo itong baboy na ito. Sabay kayo kumain. Nagpupunta kayo sa mall, kasama mo yung baboy mo. Pinapaliguan mo siya. Kung ano kinakain din ng baboy mo. Ngayon, minsan, itong baboy mo ay nagkasakit. So, dinala mo siya sa pagamutan. At sabi ng doktor, meron siyang malalang sakit na kailangan siyang patulugin na. Hindi ka pumayag. Sabi mo, "Dok, gawin mo lahat ang pwede mong gawin, mabuhay lamang itong kaibigan kong baboy." So nag-isip ang mga doktor, nagpunta niya mga espesyalista, at sabihin sa'yo, gagaling ang baboy mo sa isang kondisyon. "Sige, Dok, gagawin ko lahat para lang sa baboy ko." Gagaling ang baboy mo kung ikaw ay magpapakababoy din. Kung ikaw ay magiging baboy katulad niya. Ano kaya sasagot mo? "Nyeng, ako magiging baboy? E di gawin ko na lang lechon yan, nagkaroon pa ako ng ulam." Papayag ka ba na maging isang baboy? Alam niyo kung tutuusin, ang tao tsaka ang hayop, walang pinagkaiba. Diba? Tayo, hayop din tayo eh. Kaya tinawag tayong pinagkaiba natin, meron tayong pag-iisip. Kaya tinawag tayong rational animal. Pero pag wala kang pag-iisip at mali ang ginagawa mo, anong tawag sa'yo? Hayop. Diba? Kaya pag meron kang ginawa,
Anong sasabihin sa iyo? Hayop ka. Kasi ang hayop lang hindi nag-iisip. Kaya nga dapat gamitin natin yung bigay ng Diyos sa atin, ang pag-iisip. Ngayon, kung ayaw mong maging baboy, ganyan din ang ginawa ng Diyos sa atin. At mahigit pa. Diyos siya, manlilikha, pero pinili niya maging isang tao. Manlilikha na naging nilikha. Talagang nagpakababa ang Diyos para sa atin. So tayo rin ay ninanais ng Diyos na maging supresa sa ating kapwa ngayong panahon ng Kapaskuhan. Kung nagawa ng Diyos magpakumbaba at maging isa kaisa natin, bakit hindi natin kayang gawin ito? Lalo-lalo ngayon, bagong taon, bagong dekada. Kayo ba'y gumawa ng New Year's Resolution? Marami sa atin dito gumawa ng New Year's Resolution. Ano ang inyong New Year's Resolution? Karamihan sa atin puro practical. Gigising na ako ng maaga. Matutulog ako ng maaga. Maliligo na ako araw-araw. No? Magisipilyo na ako simula bukas. Practical. Pero, naisip mo bang gumawa ng resolusyon na something spiritual? Bakit hindi mo subukan kausapin ang isang taong kagalit mo na matagal mo nang hindi kinikubo? Pag ginawa mo yun, masusupresa siya. Nagbigay ka ng supresa sa taong yun. Bakit hindi mo subukan magpatawad kahit na hindi ikaw ang may mali? Pag ginawa mo yun, masusupresa ang kagalit mo. Bakit hindi mo tanggalin ang mga masama mong bisyo? Pag-iinom, pagsusugal, at anumang bisyong taglay mo. Pag ginawa mo yun, sigurado ako masusupresa ang pamilya mo sa iyo. Nawa ang Paskong ito ang maging daan upang matularan natin ang supresang ibinigay ng Diyos sa atin. Gawin natin makatotohanan ang pagsasabuhay ng ating pagiging Kristiyano at magugulat na lang tayo na wala tayong kamalay-malay na susupresahin din tayo ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng may kapal. Amen.